Davao City. Ito pong hometown ni Pangulong Duterte at yung kanyang anak, Mayor Doon. Itinuturing na di umano'y epicenter, ma'am, ngayon. So, ano ba nakikita nyo na paraan para, kasi dito kinakailangan magtulong-tulong tayong lahat dahil sa hindi pa pwedeng NCR lang ang mababa o mawala ang kaso sa ibang probinsya o siyudad, di ba, mataas, ma'am. So, hindi makakaikot ang ating mga kababayan. Saka ano ka, Ellie, di ba bumaba na ng number of cases? Kahapon yata, 8,000 plus ulit. 8,027 new cases. 8,000 plus. Mm-hmm. Pero kung titingnan natin ka, Ellie, ayaw gamitin ng DOH yung term na epicenter. Mm-hmm. Pero ito kasi yung ginagamit ng term ng OCTA. Mm-hmm. Yung OCTA research, ito yung ginagamit din ng term. Pag tiningnan mo ka, Ellie, parang yung concentration ngayon, Visayas and Mindanao. Mm-hmm. Visayas and Mindanao yung concentration. Yung number one, Davao. Mm-hmm. Medyo nakaka-alarm ito ka, Ellie, kasi mas mataas siya kesa Quezon City. Mm-hmm. Pero all over the Philippines ka, Ellie, pinaka-most populated Quezon City. Almost 3 million. Tama. Almost 3 million yung population, mm-hmm, ng Quezon City. Alam ko, as of 2020, parang nasa 2.9, mm-hmm, yung official na number. Siguro 3 million na yun. Ang Davao, 1.8, mm-hmm, as of 2020. So the mere fact na mas mataas siya, mas alarming yun kasi mas konti yung kanyang population. Mm-hmm. Ito ka, Ellie, ito nakita natin, na experience natin nung nagdala tayo, hindi lang pala shuttle, pero maraming programa sa Cebu. Noong August ba yun? August yata, o July last year. Kung naalala mo ka, Ellie, nagpadala kami doon ng team. Kasi nagkaroon din ng spike sa Cebu. Hindi ka, Ellie, maiiwasan na yung mga lugar na populous. Doon din talaga mas mataas yung number of cases. Mm-hmm. So, dito sa Quezon City, parate siya number one. Di ba, parate siya number one in terms of absolute number dahil ang daming tao. Mm-hmm. Ito sa Davao, siya ngayon yung number one. Mas marami siya kaysa Quezon City, kahit more than a million na mas mababa yung population niya. Ako ka, Ellie, makakatulong na tingnan kung anong ginawa sa Cebu. Kasi kung titingnan mo, ngayon na nagsaspike na, sa Cebu parang controlled. Diba? Parang controlled. And marami yung ginawa. Ang partnership doon ka, Ellie, hindi lang talaga LGU, pero very active doon yung medical community. In fact, nung pumunta kami, nakatrabaho talaga namin yung medical community. Very, very active sila doon ka, Ellie. So, tingin ko yung mga lessons sa Cebu, ganun din. Makakapulot ng aral yung Davao. Kasi medyo, syempre medyo iba yung karakteristik ng lugar kumpara sa Metro Manila. Pero yung nakita natin ka, Ellie, yung Cebu ngayon na nagsispike yung Western Visayas, yung Mindanao, yung Central Visayas, parang yung Cebu, medyo controlled siya. Mm-hmm. Ito pag tiningnan mo yung listahan ka, Ellie, marami ng mga cities sa South na nagkakaroon ng spike. Halimbawa, other than Davao, mataas din yung Bacolod, mataas yung Dumaguete, mataas yung Tacloban, mataas yung Iloilo, mm-hmm, Butuan yata nasa top 10 din. So, gusto ko sabihin, nandun yung transmission ngayon. And ito, yung ano natin talaga ka, Ellie, yung experience din natin dito, mm-hmm, nagkaroon tayo ng surge noong March. Kailangan talaga ka, Ellie, whole of government approach. Hindi talaga pwede yung dating ginagawa na parang business as usual. Question from President Katarong of SMNI News. Any comment now po on Vice President Robredo's remark regarding on the COVID-19 response ng Davao City? Robredo said, and I quote, sa Cebu parang controlled, di ba? Parang controlled ang marami ang ginagawa. Ang partnership doon, hindi lang talaga LGU, pero very active doon ang medical community. So tingin ko ang lesson sa Cebu, ganun din makakapulot ng aral ang Davao, end quote. We fully support the statement of Mayor Sara in this regard. Tigil na muna ni VP Lenny ang pamumulitika. At sasagot naman po si Mayor Sara as Mayor of Davao City kapag daw po the VP quote dares to run for president. So abahan po natin ang engkwentro ng dalawa.
Thank you, Secretary Roque. Parating naman po yan. Sir, this folks, Harry, sir, you want Sambayan announce their nominees for president and vice president. Ano po masasabi niyo, sir, with their options? And sabi po nila, they based it on three things. One is character, two is competence, and third is track record. What are Malacanang's thoughts about this? Well, I'm certain they'll get more votes than those who accepted the nomination. Yung admin, sir, kailan po kaya plano mag-announce ng nominees? And ano po yung tinitignan na basis ng administration for nominating candidates? Nakatutok muna po kami sa pagbabakuna at sa pandemya. Inisatabi muna mga pangarap at mga kagustuhan na manalo sa eleksyon. Malayo pa po sa isipan ng presidente yan. The health condition of the president, he was out balanced during the Independence Day riots. Was it a simple misstep or did he get dizzy? It was a simple misstep. Malinaw naman po sa video, no, that the president was turning on a podium, no, some kind of a podium, so medyo na out of balance lang po. Wala naman pong problema sa kalusugan. Opo. For Secretary Vince Leeson, Secretary Vince Leeson, question from Maricel Halili. Senator Drilon asks the government to make a full accounting daw po of the 82.5 billion COVID budget before asking for more funds from Congress. He said that transparency is critical for the success of our vaccination program. How will you respond to this? Senator Drilon asks, how many did the national government buy and at what price? Tama po, no? Napaka-importante po nung sinabi ni Senator Drilon. Transparency po talaga is very important. And the national government agencies will be presenting the breakdown of the budget and how it has been utilized, released and utilized tomorrow at the Senate Committee of the Whole hearing. And definitely po, sinusuportahan po natin yung calls for transparency and we will be very transparent po. For Spokes Roque and for Secretary Beans, Cebu has amended its protocols and now requires an RT-PCR test on the seventh day upon the arrival of an OFW or returning Filipino, but it is still keeping its swab upon arrival policy and allows those who test negative to proceed to their destination and complete their quarantine there instead of in a facility as required by the IATF. Question? Is the IATF or Malacañang satisfied with these changes Cebu has made? Well, lilinawin ko lang po, no, ang inamandihan lang po yung ordinansa ng Cebu to include the 7 days sa RT-PCR test. It has always been the protocol which deviates from the IATF protocol that in Cebu, arriving passengers are given PCR upon arrival and then on the 7th day, but if they test negative on the 3rd day, then they are sent for home quarantine. Now, the memorandum of the ES po diverting flights to Cebu to Manila, intended for Cebu to Manila, expired last June 12. No, wala pa po akong nakukuhang any further issuance from the Office of the Executive Secretary or from the President himself. Let's just say that the matter is within the cognizance of the President po, no? Kasi pinatawag naman ni Presidente si Governor Gwen Garcia. Binigyan ng pagkakataon magsumite ng kritik sa protocol ng Cebu ang Department of Health, nagsumite po ng kritik ang Department of Health at wala pa po akong natatanggap na balita since then. But I think the IATF policy remains that it must be followed nationwide, although as I said, ang presidente na po ang magdedesisyon, no? Dahil inaksyonahan na po yan ng presidente. Antayin po natin ang desisyon ng ating presidente. Secretary Beans? Gaya po nung sinabi ni Spokes Harry, hintayin na lang po natin ang desisyon ng ating Pangulo. Pero pinag-aaralan naman po ng mga advisors ng IATF yung mga recommendations na galing sa Cebu. Opo. Second question po niya, if Cebu can do this, does this mean other LGUs can also amend their testing and quarantine protocols as they see fit? Well, as I said po, no, ang IATF policies are supposed to be implemented nationwide. Although, yung mga probinsya po na may MGCQ, gaya ng sinabi ko na, yung pagpupulong kay nanaroon si Secretary, Governor Gwen Garcia, let's learn from the experience of provinces and regions which have been on extended MGCQ. Kakapasok lang na balita from the Office of the Executive Secretary, the President has decided
that the IATF protocols must be implemented by the Cebu province. The last extension was just a preparation for full implementation of that decision. So the president has also considered the DOH critique and has decided that Cebu province must abide with the IATF arrival protocols. Ano, nagkaroon ng surge, halos hindi na sila umuwi sa mga bahay nila. Pero ngayon nagde-demand sila kasi meron pa ding mga rightfully natatanggap nila na hanggang ngayon hindi pa nila natatanggap. Tama. Okay. So, pag ganito ka, Ellie, yung sitwasyon, syempre naghihikayat ka ng mga nurses saka mga doktor, nakikita nila na yung parang utang pa nga nung nakaraan, hindi pa nabibigay. Paano ka makakahikayat? So sa atin ka, Ellie, nakita ko kasi yung parang appeal. Nakita ko yung appeal na parang you signed up for this, di ba? Parang sinabi yata ni Secretary Duque, ito yung direct quote ka, Ellie. Mm-hmm. Tayo mga nurse, mga doktor, alam naman natin ang trabaho natin ay mga laga ng pasyente. Kung iilag tayo sa ganoong trabaho, bakit tayo nagpaka-nurse, nagpaka-doktor? Kung sa bandang huli pala ay manlalambot tayo at di natin kakayanin. Tingin ko ka, Ellie, hindi yun eh. Tingin ko hindi yun yung issue. Hindi naman sila, hindi tumatakas sa trabaho. Tama. In fact, ang dami na nating nawala na mga health workers mula pa last year hanggang ngayon. Hindi naman, tingin ko yung hindi problema yung tumatakas ba sila sa sinumpaan nilang trabaho. Tingin ko hindi eh. Kasi since last year nga, hirap na sila. Pero yung sa kanila lang ka, Ellie, parang ang hinihingi na lang nila ibigay yung what they deserve. Mm-hmm. Kasi grabe na din yung kanilang sakripisyo. Yung sakripisyo nila ka, Ellie, maraming hindi nakaka-appreciate. Pero ang dami sa kanila. Pag-uuwi sila sa bahay, na-endanger nila yung pamilya nila. Para hindi nila ma-endanger, hindi sila uuwi. Ka-Ellie, kung magulang ka, grabe yung sakripisyo ginagawa mo kasi tinitiis mo hindi makasama yung mga anak mo. Mm-hmm. So tingin ko hindi issue yung tumatakas ba sila sa trabaho o hindi. Mm-hmm. Kasi para sa akin ka, Ellie, hindi eh. Yung sa kanila lang mas yung kung ano yung rightful na ibigay sa kanila, yun lang naman. Mm-hmm. Ako, naalala mo ka, Ellie, nung nagka-surge sa US, 'di ba? Nakikita natin parang nakakalula. Nakakalula yung mga offer ng gobyerno sa mga nurses para pumunta lang ng New York kung saan yung surge grabe. Eh dito sa atin ka, Ellie, hirap tayo niyan. Kasi yung pinakita nga over the last year, hindi masyadong napupunuan. Hindi napupunuan yung mga pangangailangan. In fact, ngayon nga may nagpo-protest. Kasi yung dapat na mabigay sa kanila, ganoon. Eh sabi ko nga ka, Ellie, kausap namin sa Puerto Princesa, sinasabi ng LGU, may pambayad kami, pero walang takers. Eh walang takers ka, Ellie, kasi, di ba? Mm-hmm. Yung pinakita kasi over the past year, parang hindi commensurate sa sakripisyong ginagawa. So yun naman yung appeal natin. Kasi halimbawa kami ka, Ellie, pag itong bayanihan ikonsulta namin, ang daming doktor, ang daming mga nurses, may mga medtech, may mga ibang medical personnel na nag-volunteer. Wala naman kaming bayad doon. Mm-hmm. Pero ang gusto kong sabihin ka, Ellie, hindi naman sila tumatakas sa trabaho. Hindi sila tumatakas sa trabaho, pero yung volunteer work, willing nga silang gawin kasi gusto nila makatulong. Pero pag employed kasi sila ka, Ellie, syempre, makakapag-volunteer sila kung may hanap buhay sila, di ba? Kung wala silang hanap buhay, ano yung mabibigay nila? So sana yung dapat lang na matanggap nila, yung tama sa kanilang sakripisyo, sana maibigay naman. Apa. Okay, at samantala, yung mga bakunadong senior citizens, yung mga fully vaccinated na sa mga GCQ at MGCQ areas, maaaring na pala lumabas, no, sa kanilang tahanan. At least,